yan. Yes, what's up mga kapaparo drive vlogs ko. Nandito naman po akong muli sa inyo at patuloy pong magbibigay naman po ng tips or karagdagang kaalaman upang nang sa gayon ay makatulong po lalo na po sa mga baguhan pa lang na nagmamaneho o sa mga aspiring drivers po. Kaya po ako ay nandito na naman mangungulit sa inyo upang kayo ay turuan, tulungan, paalalahanan. Huwag po kayo magagalit sa akin sapagkat ang akin pong mga itinuturo ay para din po ito sa inyo, maging sa akin. Kumusta ang iyong driving activity sa araw-araw ng iyong buhay? Kumusta ang iyong performance sa kalsada? Ano po? Meron ka naman atang kinat na naging dahilan kaya ikaw ay nagpatakbo ng matulin at nagpasigsag-sigsag, nagpasingit-singit sa ibang mga motorista? Hay nako, huwag mo pong iisipin na porket mabilis kang magpatakbo, kapag ikaw ay nangkat ay hindi ka naabutan. Paano kung ikaw ay natandaan ng iyong kinat at nakita kayo sa kalsada, magugulat ka na lang, ayun, sinalpok ka niya at tinakbuhan ka niya. Wala kang magagawa. Bakit? Kung ano ang iyong itinanin, eka nga ay siya mo ring aanihin. Kaya paalala, huwag po tayong masyadong magulang sa kalsada. So, related po dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ito po yung tinatawag ko na reckless driving. Ano ba ang dalawang uri ng reckless driving? Yung isa, ulitin ko, pwede ka lang matikitan. At yung isa ay maaari kang makulong. So pag-usapan po natin iyan, napaka-importante po niyan about reckless driving. Pero bago natin puntahan niyan, kung ikaw ay bago lang na napadaan sa channel ko, napatambay ka sandali at nakita mong nagbibigay ako ng tips, ay wala ka pong ibang gagawin kung gusto mong manatili at laging nasa aking mga video or palabas. Paki-subscribe po ang channel ko and press ang notification bell. At nang sa gayon, ikaw po ay palaging notified sa lahat ng mga video ang gagawin ko, lalo na po ang aking safety driving and road tips. And huwag mong kalimutang i-like and i-share din sa iba upang nasa gayon malaman po nila kung ano po ang kahalagahan nitong ating pag-uusapan. So kung gusto mong malaman itong traffic law or violation dito sa tinatawag na reckless driving, tutukan mo po itong video kong ito mula ngayon hanggang po sa katapusan upang nasa gayon ay malaman mo po ano ba, gaano ba kahalaga, gaano ba kaimportante itong reckless driving na nalalaman natin. Ano ba ang pwede mong maging violation dito? Ano ba ang pwedeng maging kahantungan mo rito? Yung dalawang uri ng reckless driving na tinatawag. May dalawa pong tinatawag na reckless driving. Yung unang reckless driving is pwede ka lang matikitan. Paano? At bakit ka magkakaroon ng violation na ganun? Yan po ay kapag ikaw po ay nahuling napakabilis ng patakbo mo, paekis-ekis, kumbaga para kang sawa, eka nga sa kalsada, at ang bilis ng takbo mo, yun po, less driving po ang iyong magiging kaso doon. Pag nakita ka ng enforcer, patrol, lalo na po sa SLEX, yun po ang iyong violation. Yung over-speeding na tinatawag ay reckless driving po ang kaso po niyan. Kaya dapat alam po natin ang gagawin natin, lalo na kapag nasa NLEX tayo. Sa NLEX, SLEX, Cavitex, Calax, or ano pang mga expressways, meron po silang tinatawag na minimum and maximum speed. Minimum is 60 km/h and sa mga kotse or yung mga private vehicles ay 100 po ang maximum speed.
ang mga trucks, nakagaya ko po na truck driver, ay 80 po ang maximum speed. So, once na ikaw ay nahuli or merong nakabaril sa'yo, eka nga, sabi nga sa term ng mga driver or mga enforcer, patrol, na baril ka, mabilis ang takbo mo, over speeding ka, ang kaso mo po ay reckless driving na, or else hindi ka man na baril, ikaw ay nailawan dyan sa mga expressways, may mga umiilaw po yan kapag ikaw ay nakasagad dahil po radar check, na check po nila ang ating mga takbo. Kaya pag ikaw ay sumosobra na sa required nila, which is dapat 100 lang, pero ikaw ay umabot ng 120, 130, 140, shubol, iilaw yung ilaw doon sa lugar na yon kung saan nakatapat yung tinatawag na radar check speed. And sa akin pong pagkakaalam, once na ikaw ay tatlong beses na nahul ng overspeeding or reckless driving, meron po yung mabigat na kaparusahan. So pag-usapan muna natin yung unang kaparusahan. No. Ikaw po ay nahuli ng reckless driving or overspeeding in the first time, may tawad po yun. Ikaw ay tutubos lang ng lisensya mo. On the second time, which is 2080 ata yun, on the second time, papatong po yan maging 3080. Ngayon, may seminar na po yan. And ang masama nito, kapag ikaw ay umabot ng pangatlo, papatong na naman po yun. 4,000 plus na po yun. And seminar with suspension na po yun. So, on the last na mahuli ka, ikaw ay matigas na ang ulo, ibig sabihin, dahil yun at yun ang kaso mo sa loob ng isang taon, reckless driving, there's a possibility na ma-revoke po ang iyong license. Nako, sayang, pag nawalan po tayo ng lisensya, hindi ka na makapag-drive. Okay. Kung ngayon, para katatapos ko lang itackle yung about sa reckless driving, ang pag-usapan natin susunod is about reckless imprudence resulting for damage and homicide. Ito ang pinakamatindi, guys. Halimbawa, ikaw ay naka-aksidente, mayroong namatay, merong nasira, ayun po, sigurado may kaso ka na reckless imprudence resulting for damage and homicide kung ikaw ay nakasagasa, tiyak kulong ang kalalabasan mo habang iniimbestigahan ang kaso mo kung sino ba ang may kasalanan. Pero just in case naman na napatunayan ang may kasalanan ay yun pong nasagasaan mo, maaari pong ikaw ay maabsuelto. No? May mga nasira ka na mga property ng iyong nasagasaan, nabangga or what, yun po, may kaso kang reckless imprudence resulting for damage and homicide. Ito pong part na ito sa traffic law ay napakamasahilan po nito, kaya ingat-ingat po tayo, no? Kung tayong masyadong magpapabilis sa mga public place, lalo na po pagtapat ng eskwelahan, nako, ulitin ko yung paalala ko, dahan-dahan po tayo dahil baka po yan ay makasagasa tayo ng bata. Napakahirap sa totoo lang, no? I-share ko maya kung bakit ako ay natagalan mag-drive, although 2007 pa ako nag-umpisang mag-driving school. Bakit? Kailan lang ako nag-decide talaga na mag-drive. Okay, 2007 guys, ako ay nag-driving school. Pero pinag-isipan ko kung magda-drive ba ako after ko mag-driving school. Kasi ang tinuro ng instructor namin, once na ikaw ay nakasagasa ng bata, tan mo po yung kanyang mula sa edad na yon hanggang sa siya ay magtapos ng kolehiyo, ikaw po ang gagastos. Kung halimbawa yung bata ay namatay or hindi man, ganun po ang mangyayari. So nag-isip ako, kaya hindi muna ako sumalang sa pagda-drive. Although marunong na akong mag-drive, nagda-drive na rin ako, hindi po ako sumalang sa pag-full-time na pagda-drive kasi pinag-isipan ko pong maigi. Kayo po, pinag-isipan niyo po bang maigi kung kayo ay nagda-drive pa lang or bago pa lang nagda-drive? Sana po pag-isipan niyo muna kung ano responsibilidad ang maari po ninyong maging kaakibat sa pagmamaneho. Hindi po yung drive lang kayo ng drive, pero hindi kayo nag-iintindi. Nasa
school zone na nga kayo, mabilis pa ang takbo nyo. Di nyo alam na pwede nyong ikapahamak yan. At pagsisihan, pagdating ng panahon. Kasagasa ng bata, ang may kasalanan man, ikaw man o siya, ikaw pong may kasalanan pa rin. Bakit? Kasi bata po yan, hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa. Although napabayaan sila ng magulang nila na naglalaro sa kalsada, wala ka pong magawa. Once makita ka ng bata, tigil, pahina ng takbo upang nasagan, hindi ka po makasagi ng bata. Napakahirap na bata ang iyong masagi. Sigurado magsisisi ka kung bakit natutukang nag-drive at nag-drive ka pa. So sana po guys, napakasimple lamang po ng logic ng pag-drive. Kailangan po ikaw ay may disiplina lamang po sa iyong sarili upang sa gayon may disiplina ka rin po sa iyong pagmamaneho. Kapag alam mo na hindi kailangan magpabilis ng takbo, huwag ka magpapatakbo ng matulin. Lalo na kapag alam mo na may mga tao na pwede kang makasagi, makasagasa, or makapatay pa nga. No? Nakapagbigay po ako ng karagdagang kaalaman at panibagong kaalaman naman po sa inyo na kung ano ba ang ibig sabihin ng reckless driving. So, ulitin ko, disclaimer lamang po, hindi po ganun kagaling. Yung po ay naayon lamang po sa aking nalalaman dahil po sa aking driving school at nagmerong ka bang mga katanungan pa na nais malaman about driving tips. Kung meron ka pong nais pang malaman na mga katanungan, wala ka pong ibang gagawin, just leave your comment down below at yan po ay aking pag-aaralan kapag ka aking nabasa upang nasagyan ay magkaroon po ng kasagutan ng inyong katanungan. Ko sa aking patuloy na paalala sa lahat ng mga driver at motoristang kagaya ko, sa kakulangan ng kaalaman, aksidente o kapahamakan ng ating maaring hantungan. Kaya narito pong aking channel upang kayo ay matulungan at maturuan. Paano? This is your Papa Rodre Vlogs na patuloy pong nagpapasalamat at nagsasabi sa inyong hasta la vista, baby. Mwah! See you on my next vlog. Bye-bye! God bless all!